Tatak, Jinel. Okay. So, may isang Jinel na nagtatanong sa akin kung paano daw ba nagagawa ng ibang mga kalalakihan na maitanan yung mga babae nila. Okay. So, actually, itong bagay na ito ay hindi naman gawain ng isang tunay na alpha male. Dahil unang-una, ang isang tunay na alpha male ay hindi nakikipagrelasyon o hindi nagkukumit at lalong-lalo nang hindi nagpapakasal o nakikipag-live-in sa isang babae. So, itong bagay na ito na tinatanong ng isa sa mga GNL natin ay hindi gawain ng isang alpha male. Pero of course, dahil itong tanong na ito ay isang bagay na ako ay may nalalaman. Then of course, itong tanong na ito ay sasagutin natin ngayon. Okay, kumbaga, sasagutin ko ito o isishare ko ito sa inyo hindi dahil gusto kong gawin ninyo o dapat na ginagawa ito ng isang lalaki, kundi para maishare ko lang sa inyo yung mga bagay na nalalaman ko kung bakit nangyayari ito o nagagawa ito ng mga kalalakihan sa mga babae nila na tipong kahit na masasaktan pa yung mga magulang ng babae na ito kapag kasumama yung babae dun sa lalaki, still ginagawa pa rin ng babae ito sa buhay niya, okay? At pati na rin sa mga magulang niya, na gaya nga ng sabi ko kanina, kahit na masasaktan pa yung damdamin, still tinutuloy pa rin ng mga kababaihan. Na ang rason kung bakit nangyayari ang bagay na ito ay napakasimple lang. Walang iba kundi yung emosyon ng babae. Gaya nga ng palagi kong sinasabi sa inyo noon pa, kapag ka nakuha mo ang emosyon, kasama na rin pati yung respeto o yung hypergamy, okay, pero yung pinaka-importante dito o yung pinaka-weakness ng babae is yung emosyon. So kung makuha mo yung emosyon ng isang babae, maniwala ka sa akin, makukontrol mo na ang mundo niya. Okay, kahit na minsan ay madalas yung desisyon na gagawin ng babae ay mali, pero dahil nga yung pakiramdam niya ang sinasabi ay tamang gawin ang bagay na ito, kahit na logically mali o kahit na gamitan mo pa ng critical thinking, mali pa din. Kung yun yung sinasabi ng emosyon ng babae sa kanya, then susundin niya ang bagay na ito. Kaya kung isa kang lalaki at gusto mong malaman kung paano mo magagawa na makontrol o mapasunod ang isang babae sa mga bagay na gusto mo, then ang bagay na dapat na kinukuha mo sa kanya, sabihin na nating dapat na kinukontrol o namamanipula o namomotivate o sabihin na nating nagkakaroon ka ng kapangyarihan sa kanya ay yung emosyon niya. Okay? Dahil pag nakuha mo yan, kahit na ano pang logic o kahit na ano pang tama ang nasa harapan niya o sabihin sa kanya o ipakita sa kanya, yung babae, hindi pa rin siya susunod dun. Hindi pa rin niya uunahin kung ano yung tama para sa kanya o sinasabi ng logic at ng critical thinking niya sa kanya. Kundi ang susundin niya lang ay walang iba, kundi yung weakness nga niya at ito ay yung kanyang emosyon. So, ibig sabihin, kung ang isang lalaki ay nagbabalak o may plano na itanan ang kanyang babae, babae na nasa tamang edad na, babae na mapapapayag naman niya ng may consent ng babae na ito, o yung mga tao na gumagawa nito na may mga kalokohan o katarantaduhan na ginagawa, hindi ako sang-ayon sa mga yan, lalo na yung gumagawa nito sa mga babae na hindi pa dapat sabihin na nating ipinapasok sa ganitong klaseng relasyon. Okay, well actually, hindi naman ako sang-ayon sa tanan talaga. Okay, pero gaya nga ng sabi ko kanina, dahil lang may nagtanong at mukhang maganda itong pag-usapan, dahil nga nangyayari ito palagi sa atin, lalo na sa kultura ng Pilipino o sa buhay ng isang Pilipino dito sa atin sa Pilipinas, then yeah, kaya ako sinishare sa inyo yung mga bagay na nalalaman ko tungkol sa pagtatanan o paano nagagawa ng isang lalaki na itanan yung babae niya. Na itong lalaki na ito sa mga moment na iyon ay para sa babae, ito yung alpha niya. Though hindi siya full alpha male o tunay na alpha male, okay, pero sa moment na iyon, since siya yung nasusunod at siya yung may hawak ng emosyon at siya yung may power sa relasyon, then of course siya yung alpha sa moment na iyon. Kaya dahil hawak niya yung emosyon at siya ang nasusunod at mataas ang tingin sa kanya ng babae na ito sa oras na
yayain niya ito ng tanan. Sa moment na mataas ang attraction level at interest level ng babae na ito para sa kanya, yung babae, kahit na ano pa ang sitwasyon, kahit na ano pa ang mga makita niyang mali o malaman niyang mali tungkol sa lalaki na ito, kahit anong red flags pa yan, maniwala ka sa akin, sasama at sasama yan. Ngayon ang tanong, kailan naman yung oras na tama yung timpla ng attraction level at interest level niya para sa iyo, para mayaya mo siya para dito? Well, actually, hango sa pag-aaral ko at base sa mga natutunan ko sa sarili kong experience at pati na rin sa mga nakakausap ko sa coaching session ko o sa mga tao na natutulungan ko, babae o lalaki man yan, okay? Hango dito, okay? Since ang attachment ay importante sa pag yayayaan ng bagay na ito. Kumbaga, dapat attach na muna yung babae bago mo siya iyain ng tanan o ng sumama sa iyo, okay? Dahil nga, of course, hindi mapapasunod yan kung wala pang attachment. Di pa siya matakot na pwede kang mawala, okay, kung wala pang attachment. Eh yung fear na yon na pwedeng ma-disappoint ka niya at mawala ka sa kanya since masaya nga siya sa iyo, okay? Yung moment na yon o yung power na yon o yung bagay na yon, actually yung power mo para mapasunod mo siya o sabihin nating mapapayag mo siya na sumama sa iyo. Bagay na, again, yung sinasabing gawin mo, yung sinashare ko lang sa iyo kung ano yung bagay na nalalaman ko. Okay? So, yeah. Again, kailangan ng attachment. Okay? Kailangan mayroon na kayong o matagal na kayong lumalabas o nagkikita at lalong-lalong nang dapat may nangyari na sa inyo. Okay? Sa loob ng 3 buwan. At ilang beses nang nangyari ito. Okay? Tapos sabihin na nating sobrang submissive at feminine ng babae sa iyo. Okay? Ginagamit mo man yung game ko o hindi man ito yung ginagamit mong game noon pa. Okay? Basta't lumampas na ng 3 buwan at yung babae ay sunod-sunuran o malambing o masaya sa iyo o ramdam mo na mahal ka o takot siya na mawala ka. Okay? At lumagpas na nga ng 3 buwan o kahit na nakaka-3 buwan pa lang kayo. Okay? Kumbaga, ika-3 buwan ninyo. Okay? Kung nakaka-3 buwan pa lang kayo, maniwala ka sa akin, may attachment na yan. Ngayon, gaya ng sabi ko kanina, since importante ang attachment na yan para matakot siya na pwedeng mawala ka pagka na-disappoint ka niya. Okay? Since takot siya doon sa pullback na yon. Okay? Ngayon, yung attachment na yan, yan yung magagamit mo para nga mapapayag siya na magtanang kayong dalawa. Well, actually, sa totoo lang, kaya kung mapapansin niyo medyo maingat ako sa mga sinasabi ko. Kasi baka mamaya, akala ng ibang mga manonood dito, eh, tinuturuan ko kayo na gawin ito sa mga kababaihan o sabihin na natin, tinuturuan ko kayo na gamitin ito sa masama. Okay, ayokong gamitin nyo ito sa masama. Gusto ko lang malaman ninyo kung paano nangyayari ito hango sa experience ko at sa mga nalalaman ko sa ibang tao. Okay, again, di ako sangayon dito dahil ako man bilang lalaki ay hindi ko gagawin ang bagay na ito. Okay, wala akong balak itanan ang mga babae ko. Masaya ako sa buhay ko. Ang focus ko ay yung purpose ko. Ang focus ko ay yung self-improvement ko. Okay? Ang isang tunay na alpha male ay hindi nakikipagrelasyon, hindi nagkukumit, hindi sumasubmit. Okay? At lalong-lalo nang hindi nagpapakasal at hindi nakikipag-live-in. So, bakit ako magtatanan o magtuturo ng pagtatanan kung hindi ko naman gusto yung bagay na yan? So, itinuturo ko lang sa inyo kung ano yung mga bagay na nalalaman ko. So, again, importante na may attachment kasi yan yung magiging power mo sa kanya para mapapayag mo siya na sumama sa iyo. Okay? At kapag may attachment na at ramdam mo na mataas yung attraction level at interest level niya para sa iyo, kumbaga, ramdam mo na love ka niya at takot siya na mawala ka, okay? Ang gawin mo ay ganito, okay? Mag-date kayo, okay? Kahit saan, pumunta kayo sa ibang lugar o kahit sa bahay niyo lang, okay? Tapos make sure na bago mangyari yung date, yung emosyon niya ay timplado. Kumbaga, isang linggo kang busy na hindi nagre-response sa kanya, okay? Tipong nag-response ka lang sa kanya para yayain lang siya na lumabas sa araw ng date ninyo. Okay? Tapos sobrang busy ka ulit tapos di mo siya pinagpapapansin. Okay? Bagay na actually normal na sa mga
GNL na natuturuan ko ng game ko. Okay, so hindi mo siya pinapansin, focus ko lang sa purpose mo, focus ka sa ginagawa mo, okay, isang linggong ganyan, okay, tapos pag nagkita kayo, you have to make sure na magiging maganda yung experience niya dun sa date nyo na yun. Okay, yung tipong romantic yung date, okay, tapos tipong exciting yung date, okay, yung masaya yung moment, okay, dahil ang gusto nating ma-reach dito na emosyon sa babae na ito bago mo siya iyain ito ay yung, well, di ko sinasabing gawin mo, pero ang ibig sabihin ko, yung lalaki na gustong gumawa nito, okay, ang gusto nating ma-reach dito, dapat mong ma-reach dito para mapa-oo siya dito, para mapa-commit siya na gawin ito, okay, ay yung mataas na emosyon, okay, yung emosyon na sabihin nating masayang emosyon, okay, yung positive na emotion na mula dun sa negative na emotion. Sipin nyo, galing sa negative, ngayon biglang naging positive yung emotion, so nagkaroon ng ano doon, pagbabago ng emotion, right? Roller coaster of emotion, okay? Tapos habang nasa positive kayo, of course, dahil ayaw niyang mangyari sa kanya yung ipinaranas mo sa kanya na emosyon nung nakaraan, okay? Which is yung emosyon na hindi mo nga siya pinapansin. Kumbaga, since aware ako dun sa ganung klaseng emosyon, okay? Yung emosyon na sabihin nating negative, okay? Dahil nga, pina-experience mo sa akin yung nakaraan, di mo ako pinapansin, hindi mo ako nakausap, eh, di ba? So, since aware pa ako doon at alam ko kung ano yung pwedeng danasin ko o ma-experience ko kapag ka nawala ka, then kapag ka ipinadanas mo sa akin yung masaya, parang ang mangyayari niyan ay mamomotivate ako na ang gusto ko ay palaging yung masaya yung mayroon tayo. Ayoko yung hindi mo ako pinapansin. Ayoko yung hindi yung malungkot tayo. Ayoko yung ma-echa puwera ako o madidismaya kita o hindi kita napapasaya kasi pagka magkasama tayo at napapasaya kita, mas masaya pala yung magiging experience ko. Kumbaga, kung magagawa ko pala ng maayos yung trabaho ko sa iyo, at sabihin nating magiging maayos yung sitwasyon o magkasama tayo, okay, pati pala ako nagiging masaya doon, okay? Dahil yun nga yung pinaranas mo sa kanya. Dahil nung una, di mo siya kinakausap, di mo siya pinapansin, isang buong linggo yun, tapos nag-set ka lang ng date, tapos nung magkasama na kayo, masaya kayo magkasama dahil ang dami niyong ginawa, o kaya sabihin nating binigyan mo siya ng isang masarap-sarap sa kama, okay, o sabihin nating, well, hindi ko magpe-perform, ha, siya pa rin, okay, o sabihin nating romantic yung date, masaya yung date, okay, so dahil masaya siya sa moment na iyon, since emotional nga ang babae, okay, masaya siya sa moment na iyon at naranasan niya yung lungkot, then of course, hindi niya gugustuhin o nanaisin na bumalik dun sa malungkot na sitwasyon o pakiramdam na iyon, dahil nga napadanas mo na sa kanya yung saya sa moment na iyon. Okay? Kaya sa moment na iyon, okay? Sa moment na iyon, pwede kang open up o magyaya ng pagtatanan sa kanya. Okay? Sa moment na masayang masaya siya. Ngayon ang tanong, paano mo i-execute itong pagyayaya ng tanan dito sa babae na ito? Well, actually, ang unang bagay na dapat na ginagawa mo para mapapayag mo na sumama sa iyo yung babae ay yung pag-pull back mo. Tanda mo, malungkot noong mga times na hindi mo pa siya kinakausap o hindi pa kayo nagkikita, okay? Tapos naging masaya noong time na nagkita na kayo, okay? So, ibig sabihin, from mataas na emosyon, bigla mong ibabagsak ulit yung emosyon nitong babae na ito. Roller coaster of emotion, okay? Maraming ways para magawa mo itong roller coaster of emotions na ito, okay? Pwedeng sa actions, pwedeng sa words, okay? Pwedeng sa paghawak-hawak sa kanya kung saan man, okay? Shout out YouTube, okay? Pero gaya nga ng sinasabi ko kanina, okay? Para ma-execute mo ito ng tama, ang pinakaunang bagay na dapat na ginagawa mo sa mga moment na ito na masayang masaya kayo, lalo na after na may mangyari sa inyo. Actually, yan yung best time, eh. Yung after may mangyari sa inyo. Okay? Yung tipong nagyoyosi-yosi pa yung iba. Okay? Parang isang mga pelikula. Okay? So, yan yung pinaka-best time para yayain ito. Yung moment na may nangyari sa inyo. Okay? Tapos, ang gawin mo ay ganito. Manahimik ka muna. Okay? Huwag mo muna siyang pansinin ng 10 to 15 minutes. Okay? Mag-pull back ka. Manlamig ka. Huwag mo siyang kausapin. Pag kinakausap ka niya, pwede mo siyang sagutin pero isang salita lang
o kaya tumungo ka lang. Ngayon, kapag ka nag-worry na siya, o kaya nag-alala na siya, o kaya sabihin natin kung sakali mang hindi mangyari itong pag-aalala niya na ito ng, sa loob ng ilang minuto, okay, basta kung dumating ang oras, okay, sabihin na, wag lang 10 or 15 minutes, okay, basta pag dumating yung time na nag-worry na siya o nag-aalala na siya, lalo na kapag ka nagagalit na siya, mga nagkakaroon na siya ng drama o emotional turmoil sa, o emotional turmoil, okay, kumbaga, yung drama, yung ginawa nating ano eh, ginawa nating roller coaster of emotion simula nung hindi mo pa siya kinakausap eh, di ba? So nag-umpisa yan doon. Tapos ngayon, emotional turmoil naman ang gusto natin sa kanya dahil galing siya sa saya. Katapos lang niyo, dapat kumbaga makuha niya yung validation niya, eh, di ba? Magaling ba ako? Masarap ba ako? Nag-enjoy ba siya? Then, dapat makita ko to sa mukha niya, di ba? Pero hindi yun na ipapakita mo sa kanya. Iaano mo yun, didisqualify mo yun, didismiss mo yung bagay na yun. Instead, ang gagawin mo, ang ipapakita mo sa kanya ay yung hindi ka na-satisfy. Yung malungkot ka. Yung, hindi naman sad boy, hindi naman malungkot, pero seryoso ka. Kumbaga, hindi ka nag-enjoy, parang may kulang, parang hindi ka masaya, okay, mga ganun yung mangyayari, tatahimik ka doon sa gilid. Well, hindi ka pupunta sa gilid, pero tahimik ka lang, nakahiga ka lang ng ganun. Pwede siya yung makakap sa'yo, huwag mo lang siya pansinin, huwag mo nang hawak-hawakan, tahimik ka lang muna, seryoso ka muna, seryoso mood, okay, poker face ka muna, okay, hayaan mo lang siya mag-alala, tapos pagka nagtanong na siya sa'yo, kung ano ang problema, ito sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya ganito. Parang naisip ko kasi, kunyari tinanong niya, kamusta ka ba? O ano ba nangyayari? Bakit ka ba nagkakaganyan? Sabihin mo sa kanya ganito. Alam mo, naisip ko kasi, okay naman tayo sa ganitong klaseng sitwasyon natin. Lumalabas tayo, nakikita tayo, nakapag-usap tayo. Pero mas gusto ko ng magpakalayo-layo na lang o bumukod na at ang plano ko ay yung bumukod ng kasama ka. So ngayon, kung gusto kong mangyari ay sumama ka sa akin at kukuha na tayo ng sarili nating tirahan. Okay? Yan yung isang linya na pwede mong gamitin sa kanya. Maraming lines na pwede ko ituro sa inyo. Maraming ways na pwede ninyong gamitin, okay, para mapapayag yung babae. Actually, isa pa sa mga pinaka sabihin nating posibleng times na yung babae ay mapapayag mo na sumama sa iyo, magtanan kasama ka ay yung moment na kung saan yung babae mo ay may issue sa pamilya niya. Okay, napagalitan, yung ano, lagi siya napag-iinitan, lalo na yung mga moments na may nangyaring hindi maganda. Okay? Yan yung moment na madalas nagagamit ng ibang mga kalalakihan para mapapayag na sumama ito sa kanya. Okay, dahil yan sa emosyon niya eh. Okay, dahil baga parang masaya ako sa iyo, malungkot ako sa bahay. So, pwede ako sumama sa iyo. Okay, but anyway, gaya ng sabi ko nga sa inyo kanina, isa yung linya na iyon para mapapayag mo siya. Ngayon, yung iba mga babae dyan, syempre, mag-ano yan. Yung iba dyan, hindi papayag, pwedeng hindi pumayag, pwedeng sabihin pa, paano yung magulang ko? Okay, paano dapat sabihin ko sa magulang ko? Mga ganyan. Yung ganyan, huwag mo nang pilitin. Okay, pero kung actually, may pwede pa rin sabihin dyan eh. Kasi ibang mga nakakausap ko, napapapayag pa rin nila. Ibang mga naranasan ko noon, napapapayag ko pa rin. Okay, kahit na magulang niya pa yung dinadahilan niya. Depende lang yan sa sabihin mo salita at sa mga actions mo. Na hindi ko may tuturo dito sa YouTube dahil baka sabihin nila, tinuturuan ko kayo kung paano babasusin yung mga magulang ninyo. Diba? Mali naman yun. Pero yun nga, pwede pa rin yan. Okay, pwede pa rin mapapayag yung ganyan. Okay, dahil again, emosyon ng babae ang nasusunod, hindi yung logic. Wala siyang pakialam kung masasaktan na magulang niya. Wala siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa buhay niya. Matter of fact, kadalasan niya mga yan, sumasama nga sa atin yan, sa mga lalaki, nang dahil lang nga sa emosyon niya, hindi siya nag-iisip man lang kung ano mangyari sa magulang niya. Kung masasaktan ba ito pag nabuntis siya o naging single mother siya, wala siyang pakialam doon. Kasi sa moment na yon, ang sinusunod lang niya is yung nararamdaman niyang emosyon para doon sa lalaki na yon. Kasi masaya siya. Pero sa oras na mawala yung emosyon na yon para doon sa lalaki na yon, guess what? Ang babalikan niya ay yung mga magulang niya ulit. Diba? Dahil syempre, maring single mom na siya o wala siyang mapuntahan. So, ang babalikan niya ay mga magulang niya na sinaktan niya noong mga oras na masaya siya. Okay, doon siya ulit babalik kahit na magiging single mother na siya o sisirain niya pa yung buhay ng anak niya dahil, of course,
magiging broken family na yung pamilya ng anak niya, okay? Wala pa rin siyang pakialam doon kahit na yung pa yung tama o yung pa yung logical na dapat gawin, okay? Basta kung ano ang sinasabi ng emosyon niya, yun ang palaging susundin niya. Okay? So kahit na umobject pa yung babae at sabihin niya na paano yung magulang ko, hanapin ako noon, magagalit sa akin yun. May masasabi ka pa rin dyan, okay? Maraming lines na pwedeng gamitin na hindi ko na maituturo sa YouTube dahil of course, bawal daw dito yan, okay? At di ko rin naman planong ituro sa inyo, dahil alam ko iba sa inyo din mang gagawin to. Pero, yeah, sa ibang concerns, pwede nyo akong kausapin, pwede tayo mag-coaching, tuturuan kayo kung paano yung mga linya o yung mga actions na pwedeng magpalambot ng emosyon ng babae para magpasunod mo ito, okay? Pero hindi natin ito gagamitin sa masama, palaging sa tama lang, para lang sa leadership, okay? Hindi para sirain ang buhay ng isang babae, dahil ang buhay ng babae ay pwedeng masira ng isang maling lalaki. Totoo yun. Kasi ang babae, sumusunod lang yan. Okay, utu-utu yan. Okay, kaya dapat bilang lalaki, kung alam mong matino ang babae, okay, huwag mong sisirain ang buhay niya gamit itong mga itinuturo ko sa inyo. Instead, gamitin mo ito para may ayos ang buhay mo at pati na rin ang buhay ng babae na ito. Leadership ang itinuturo ko. Hindi yung panglilin lang o panlalamang. Okay, well, dahil sa leader, ang mga leader ay, of course, marunong sa manipulation o sa pag-control ng sitwasyon. Then of course, dapat matuto ka ng game. Alam mo dapat itong mga bagay na ito. Bagay na kaya ko ituro sa inyo lahat, yun nga lang, sa coaching na. Hindi na dito ngayon. Mahirap na dito sa YouTube ngayon. Tsaka, lalo na itong topic na ito, hindi ko naman goal na ituro talaga sa inyo ito. Dahil, ano nga, gaya na sabi ko kanina, hindi ito pang alpha. Beta nga ito itong bagay na ito sa totoo lang. Beta yung magtanan Hindi ko nga gusto ito Okay. Nga lang, gusto ko malaman ninyo, paano ito nangyayari. Dahil nga, may nagtanong. Okay, at para mangyari ito, kailangan attach yung babae, mataas yung attraction at interest level niya sa iyo, takot siyang mawala ka, tama yung timing, okay? Pwedeng galit siya sa pamilya niya, o pwedeng may problema siya, o pwedeng, let's say, masayang-masaya siya kasama ka, tapos takot siyang mawala ka, okay? Yun yung mga tamang timing, okay? Tapos dapat, pagka ginawa mo ito o pinlano mo itong bagay na ito, may plano ka na rin kung saan kayo papunta kasi kung tatanong yan. Hindi mo na pwedeng sabihin na kahit saan. Basta magkasama tayo. Pwede rin. Ibang babae, sumasama ng ganun. Dati nagagamit yan. Iba po ang payag. Diba? Pero hindi ko tinutuloy. Nusubukan ko lang kung hanggang saan. Kialami naman ako eh. Diba? Oh, pero subok lang yun. Pero yun nga, gaya nga sabi ko, gusto ko lang malaman niya kung hanggang saan siya, kung hanggang anong gusto niya, at saan ko siya madadala. Okay? Pero, yun, may iba sumasama kahit na ganun pa yung sitwasyon. Okay? But anyway, so, yun nga yung pinupunto ko. Talaga maingat lang ako na ngayon, mga G. Hindi na katulad before na banat ako ng banat. Dati medyo maluwag eh. Ngayon kasi, ang dami ng mga bagong rules. So, we have to abide or follow the rules, dahil of course nakiki-platform lang tayo, hindi naman tayo may-ari ng YouTube, right? And tama rin naman yung mga ibang regulations nila, rules and regulations nila. Kumbaga may tamang platform para sa bagay na ito. Okay? At pwede nyo naman ako kausapin, so pwede ko kayong turuan. Right? Pero yun yung punto ko dun. Okay? My point is, again, kunin mo yung tamang timing, o alamin mo kailan yung tamang timing, tapos kailangan may plano ka na. Okay, pero yun nga, yun yung bagay na nawala ako kanina pala, by the way. Nawala ako doon sa part na yun eh, kung saan yung gusto kong sabihin ay kahit nawala ka pang plano at kahit nasabihin pa sa kanya na gusto mo lang siyang isama kahit saan, okay lang kayo basta magkasama kayo kahit saan, okay? May sumasama pa rin na ganyan na babae, okay? Basta may attachment lang, mataas ang attraction at interest level, tapos takot siya mawala, tapos tama yung timing. Sasama pa rin yan, pero mas mabuti na may plano ka na kung saan kayo pupunta. Okay, para masabi mo sa kanya at maipresenta mo sa kanya kung anong klaseng buhay ang magkakaroon kayo. May pinta mo ba? Mapa-imagine mo. Sa Baguio, pumunta tayo sa Baguio. Doon ko gusto pumunta. Actually, may apartment na ako. Matagal ko nang tinitingnan doon. Babayaran ko na lang yun. May trabaho na rin ako doon. Tapos, all set na lahat. May sasakyan na rin ako doon. Tapos may yung lilipatan natin doon. By the way, fully furnished na. Actually, ito yung picture, oh, di ba? So may hintay siya kasi may nakikita na kaagad siya na may na-imagine na kaagad siya na buhay na magkakaroon siya doon. Lalo nakita niya yung gamit, yung sasakyan, yung apartment, di ba? Yung
buhay, yung trabaho, di ba? Kumbaga, safe na kami dito. Mukhang mas masaya nga doon kaysa doon ako sa bahay, di ba? So, na-attract siya. Eh, tandaan nyo, ang babae ay emotional. So, kung makukuha mo yung emosyon niya doon sa mga bagay na iyon, din alam mo mangyayari, game over na. Sasama at sasama siya sa iyo kahit na mali pa ang desisyon na ito o makasira pa ito sa buhay niya. Kaya nga, ayokong gawin nyo itong bagay na ito dahil nga kung di pa kayo handa, yung buhay ng babae ay pwedeng masira dahil lang sa emosyon na makukuha mo sa kanya. Stay, Maggie.